So what's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. So panibagong video guys no, at ibabahagi natin ngayon. So ngayon guys no, share lang natin kung paano natin i-check yung speaker natin kung sakaling hindi na tumunog. So share natin guys kung ano ba yung mga dapat natin gawin para naman may idea tayo kung sakaling mangyari ito sa ating gamit na speaker. So sa video natin ngayon guys, i-share natin kung paano ba mag-check ng isang speaker kung sakaling hindi na tumunog. So ito ang speaker natin guys, bali meron na tayong mga demo nito, napatugtog na natin to, pero nagpa-soundtrip ako dito guys, nasobrahan sa lakas, so hindi kinaya sa speaker. So ano bang dahilan mga guys kung bakit wala nang tunog ng ating speaker? So una guys, minsan nasobrahan natin sa lakas. Nasobrahan natin sa pagpalabas ng bass frequency. At saka yung speaker natin is hindi kinaya yung lakas na output ng ating amplifiers. Lalong-lalo na guys kung maliit lang yung wattage ng ating speaker at malakas yung watts ng ating amplifier. Bali hindi match yung wattage ng amplifier at saka isang speaker. So yun ang unang dahilan mga guys kung bakit bumigay yung ating speakers. So una talagang masisira ang isang speaker kung maliit lang yung wattage ng ating speaker. Pero meron namang technique dyan guys, kahit na maliit yung wattage ng ating speaker at malakas yung wattage ng ating amplifier. So yung technique lang yan guys para hindi sisirain yung ating speaker kung sakaling maliit lang yung gamit natin na watts ng speaker. So technique dyan guys, pahinaan nyo lang yung bass. Yung saktong-sakto lang yung mayroon naman siyang mailabas na konting bayo or bass frequencies na output. So technique dyan, ilagay niyo lang sa gitna yung bass. So pwede nyo nang ihataw yan guys para hindi siya ganun ka bayo. Parang normal lang yung bayo niya. Kasi yung dahilan ng pagkasira ng speaker is yung malakas yung bayo, hindi na niya kaya guys. Pag ganun yung kunya niya, laging gumagalaw. Lalong-lalo na yung mga music natin na pang bass boosted, yung malakas yung bass, yung output niya. So mayroon minsan guys, kahit malaki yung speaker natin, kahit match lang sa ating amplifier, meron ding minsan coil niya dito guys na ginagamit. May posibilidad kasi guys na mapuputol to itong wirings niya dito, maybe dito sa connection niya sa spider wire to magnetic wire dito. Meron din minsan dito guys kasi lalong-lalo na palaging tumutunog yung ating speaker. Technique naman guys, example, tulad dito, yung speaker natin is gumagalaw pa yung cone. Yan, walang sabit. So nagtataka tayo kung bakit walang tunog yung ating speaker pero wala namang sabit kapag ginalaw natin yung speaker cone. So may ang posibilidad nito guys, naputo lang. Pag check nyo naman dito guys sa gilid, yan, meron po yung gap, yung dugtungan ng ito kanya. Pag nakita nyo naman guys sa loob yung coil, meron pong yung coil makikita dyan na maliit. Kung sa pagtingin nyo guys hindi sunog or hindi nangingitim, so ibig dyan guys napuputo lang yung wiring niya. Maybe dito or dito sa gitna. So kung nasusunog mga guys ang isang speaker, minsan pag ginalaw nyo yung speaker ninyo is mukhang sabit na siya. Dahil napuputol yan kasi mga coil guys kapag masusunog, mapuputol sa loob. Matrace nyo naman guys dahil kapag pagtingin nyo lang dito sa coil niya sa loob, may makikita tayong kunting coil dyan guys. Kapag sa tingin nyo is parang nangingitim na, so ibig sabihin is nasusunog talaga yung speaker niyo. So minsan din guys, isang pagkasira ng isang speaker is yung hindi tama yung pag-align ng speaker can. Yung pinapatungan ng magnetic wire. Yan din ang dahilan minsan mga guys kapag hindi proper na paglagay nitong coil sa loob or hindi pantay yung distansya is sasabit yan sa magnet sa loob. Pag ganun nyo is mayroong sabit or parang may sabit na kunti pero tumutunog siya. So kailangan nyo na yan i-realign talaga guys dahil kapag hindi nyo na yan ini-realign, may posibilidad yan na puputulin yung magnetic wire nyo sa loob, yung coil. Dahil palaging nakasabit sa kanyang magnet dito. So dito sa atin mga guys, sa video natin ngayon, makikita natin na wala namang sabit pero wala na siyang tunog. So kung walang tunog yung ating speaker mga guys, i-check nyo yung terminal. Baka sa likod or naputol yung wire. So ang gagawin niyo is tanggalin nyo talaga dito sa kanyang main box para malalaman nyo talaga
kung bakit walang tunog na yung speaker niyo. Yan. So tanggalin muna natin to, guys. So tanggalin niyo, guys, yung kaniyang tornilyo dito sa kabitan ng marine. So check niyo dito, guys, yung connection kung wala bang putol. So tulad nito, okay lang yung wirings niya dito. Walang putol. So gagawin niyo dito, guys, para makasiguro kayo na sira talaga yung speaker niyo, is gumamit kayo ng baterya. So tulad nito, kukuha tayo ng baterya, mga guys, kahit yung 1.5 volt na baterya. So meron tayong baterya dito, guys, pwede rin yung mga baterya na AAA, AA, yung single. So gagawin nyo, guys, itapat nyo lang itong isang wire dito, pagkatapos itapat nyo rin dito sa isa. Kung merong kumakatok, mga guys, parang kumukulok at saka gagalaw yung speaker nyo, ibig sabihin is yung wirings lang yung naputol nyo, yung wirings ng wire patungo sa inyong speak on sa likod ng amplifier. Pero kapag ginanon nyo na, guys, na check nyo na dito, ilang ulit nyo na ginanon, is walang tunog. So ibig sabihin, guys, nasa loob yung problema ng ating speaker. So gagawin natin is dito tayo magpo-focus sa mismong linya ng speaker. So makikita natin dito, guys, itong loob ng speaker. So dito muna kayo mag-check dito sa kaniyang linya. So una, dito kayo mag-check dito, itong dalawa. So kuha kayo ng soldering iron. Ihinang nyo lang, guys, para makita yung wire. Parang hanapin nyo lang yung wire sa loob, baka nag-lose contact sila. Yan, so kuha tayo ng soldering iron, papakita natin. So tingnan nyo lang, guys, makikita natin sa video, gumamit tayo ng soldering iron. Yan, so hanapin nyo dito yung connection niya, yung dulo. Baka naputol or nag-lose contact. So hanapin mo natin, guys, papakita lang natin mamaya sa video. So yun, guys, no, ginamitan natin ang soldering iron, makikita natin, nakita na natin yung connection. So kapag dito, guys, nakita na yung connection, gamitan nyo ng baterya. Yan. So idikit nyo, guys, parang ititester nyo lang, guys, kung wala kayong tester. Yan. So ito yung technique para makita natin kung saan ba yung problema. Yan, so isang wire, itapat nyo sa isang wire, tapos yung isang wire is i-touch nyo dito sa isa. Yan. So wala pa rin, mga guys. So kapag wala pa rin, mga guys, proceed tayo dito sa main can. Makikita natin dito. So gagamitan nyo din ang soldering iron, mga guys, para makita yung magnetic wire. So yan, guys, no, ginamitan natin yung soldering iron. So makita natin, makita na natin yung magnetic wire na dalawa. Yan, isa, dalawa. So gagawin natin dito, parang tanggalin lang natin yung magnet niya. Kasi may shield ito, guys. So itong isa, hilain natin ng konti. Ito rin sa isa. Yan, dahil i-check natin to, baka naputol yung gitna. Nakinisa na natin, guys. So gamitan natin ang tester, mga guys, para matrace talaga natin. Yan. So gagamit tayo ng tester, mga guys. Yung tester natin is ipo-point natin dito sa bus. So testing natin. So i-short natin this probe, guys. May bus yan. Yan. So mauna tayo dito. Bali, ibabas natin yung dulo. So wala itong isa. So okay lang yung wires dito. Try natin dito sa isa. So wala, mga guys. Try natin dito. So meron siya, guys. So ibig sabihin itong dito is hindi siya nababas. So naputol yung dito, guys, yung connection niya dito. Yan. So papansin natin dito, guys, na meron siyang parang putol na dati at saka bali kinunik na to dati, guys. Yan. So tingnan natin dito, baka ito yung main problem niya, naputol ulit. Yan. So gagamit tayo ng soldering iron, na, guys. Yan. So tingnan natin dito. Yan. So ito, guys, putol niya. So ito pala yung naputol, mga guys, no.
So, i-check natin guys, gamitan natin ng baterya, itong putol. Yan. Itong putol, tapos dito. Yan. So, ibig sabihin, naputol lang dito guys, yung connection niya. Yan, kita natin to. So, gagawin natin, kukuha tayo ng wire, tapos i-connect natin dito. Ida-direct natin. So, yan guys, no, meron tayong wire. So, kumuha tayo ng wire sa speaker wire natin. Yan, so gagawin natin guys, idugtong lang natin dito, bali, i-jumper natin. So, gamit tayo ng soldering lead. Yan, soldering lead. Yan. Tapos itong dulo dito na naputol, lagyan din natin ng soldering lead para may pang dugtong tayo. Yan. Yung bilog. Yan. So, idugtong lang natin guys. Yan. Makikita natin to. Idugtong natin tong dalawa. Yan. Ayan, so kumapit na siya. So dito guys, lagyan nyo na dito ng epoxy. Ayan. Kung wala epoxy, pwede rin stick glue nga guys, temporary. So kung mas mainam talaga guys, epoxy lagyan nyo dito, plus 5 or Divcon. So sa akin, temporary lang stick glue. Kasi wala akong Divcon dito at saka epoxy. Nabusan tayo. Yan. So, okay lang naman to kung sa atin lang yung speaker natin. Pero kapag kung gusto yung matagalan guys, Foxage or Divcon. Yan. So, meron siyang tatapitan. Yan. So, ngayon guys, iti-testing na natin. Yan. So, sa pag-testing, dito tayo iti-testing sa kanyang terminal. So, ito. So, kukuha tayo ng battery guys. Ito yung battery. Point natin. Yan. So ngayon, iti-testing natin sa ating amplifier. So yan guys no, okay na ulit yung ating speaker. So ganun lang kasimple guys no, kung meron kayong hindi tumunog na speaker. Yan. So sana meron tayong konting tips at kalaman sa ating video ngayon guys no. Maraming salamat sa panonood. So God bless at saka ingat tayo palagi.